Ano pinagkaiba ng type 1 at type 2 diabetes? Karaniwan ang pagkakaroon ng diabetes, lalo na sa mga Pinoy. Kaya't mahalagang malaman kung meron ka bang diabetes o wala. Pero paano mo naman malalaman kung may diabetes ka kung hindi mo naman alam kung ano pinagkaiba ng type 1 at type 2 diabetes? Importante itong malaman dahil iba ang sanhi ng bawat isa. Kaya't iba rin ang gamot o lunas nilang dalawa. Ang pangunahing pagkakaiba ng type 1 at type 2 diabetes ay ito. Ang type 1 diabetes ay minanas sa magulang o ninuno, habang ang type 2 diabetes naman ay karaniwang nakukuha sa mga maling nakasanayan, tulad ng madalas na pagkain ng mataas sa sugar at calories, hindi pagkontrol ng timbang, at kulang sa pag-ehersisyo. Kapag meron kang type 1 diabetes, inaatake ng iyong katawan ang mga cells na gumagawa ng insulin. Trabaho kasi ng insulin ay imbak ang blood sugar para magamit sa oras na kailangan. Sa type 2 diabetes naman, merong insulin ang katawan. Ngunit hindi tumutugon ang insulin, kaya tumataas ang blood sugar ng katawan. Karamihan ng sintomas ng type 1 at type 2 diabetes ay parehas, at ang mga signs na ito ay madalas na maihi, mas mabilis mauhaw, mabilis mapagod o panghihina, at panlalabo ng mata. Kapag normal ang blood sugar, dapat di tataas ng 99. Kapag medyo may diabetes o pre-diabetes, ito ay nasa 100 to 126 ang blood sugar. Mabuting uminom na lamang ng tubig. Iwasan ang mga soft drinks, iced tea, juices at mga matatamis na inumin. Pagdating sa pagkain, isang cup ng kanin na lang. Mainam din brown rice at oatmeal dahil mababa ang sugar nito. Huwag rin sobrang daming tinapay o maaaring kumain ng whole wheat bread. Sa halip, mabuting kumain din ng maraming gulay. Kailangan rin mag-ehersisyo, kahit konting lakad-lakad man lang kung hindi kaya ng katawan ang jogging. Kung ikaw ay naninigarilyo, bawasan at paunti-unti itong tanggalin dahil masama rin ang paninigarilyo. Bago mo baguhin ang mga nakasanayang kainin o subukan ang mga bagong supplements, mabuting sumangguni muna sa iyong doktor upang makuha ang tamang balanse ng diet. Mahalagang ipaalam sa doktor, lalo na kung ikaw ay mayroong iniinom para sa pampababa ng sugar. Kapag may diabetes, mahalagang kausapin kaagad ang doktor para sa maagang gamutan. Huwag antayin na lumala pa ang nararamdaman bago tumakbo sa doktor. Karaniwan sa Pilipino ang pagkaroon ng mataas na blood sugar dahil ito ay namamana o kaya ay nakukuha sa maling nakasanayan. Milyong-milyong mga Pilipino ang nagkakaroon ng diabetes taon-taon. Kaya't kahit sino man ay kailangang bigyang pansin at mag-ingat sa pagkakaroon ng diabetes. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.